kami ni Ralston Hover, yung writer ko, nag-uusap kami ng maraming bagay-bagay. Tapos nakakita naman yung isang parang picture no, na, or isang docu na merong kwento na isang parang village kung saan na yung mga bahay hindi pantay-pantay dahil merong parang fault line. So naisip namin parang maganda siyang kwento ng pelikula at dahil nga, di ba, parang yung mga tao na parang nasa edad ng mga 50s and above, minsan naiiwan na sila dun sa mga bahay nila dahil lahat ng mga anak nila umaalis na, naiiwan. So parang ano yung nangyayari sa kanila? Tapos parang ginamit lang namin na parang milieu yung meron. Diba, literally, kasi kung nasa fault line yung bahay mo, yumayanig yan, nagkaka-earthquake. So parang may mga problema si Mrs., si Elizabeth Oropesa, tsaka si Miss Lotlot na kailangan nilang harapin. So habang ginagawa nila yon, parang lumalabas yung mga demons nila. Okay lang magmahal, okay lang manilbihan, okay lang nagawin mo ang trabaho mo ng 100%. Pero syempre, huwag mo rin kakalimutan na mahalin ang sarili mo. Yung pelikula, hindi siya sobrang madrama, pero mararamdaman mo yung dilema ng mga character. Retrospect siya ng buhay ng isang anak, isang ina, at saka isang ng magkaibigan. Diba, karamihan ng mga pelikula na ginagawa natin, puro tungkol sa mga kabataan, tungkol sa mga... Pero parang yung certain sector na yun na napapabayaan natin, naisip ko parang maganda rin na kung may pagkakataon, kaya nagpapasalamat kami sa Sinag Maynila, diba? Dahil parang binigyan nila ng pagkakataon na magawa yung mga ganito klaseng kwento. Kasi bihira nga siya magawa. Tapos hindi natin masyado na di-discuss yung ganong klaseng mga kwento. So, yung pinakamensahe niya, sana maintindihan nila yung journey na pinagdadaanan ng mga simpleng tao sa paligid. Kasi minsan sila yung nai-ignore.